Thank you. Siyempre nakakapanibago. Unang-una, pero nagpapasalamat ako, di ba? Nakakapanibago kasi for the past, what, a decade, halos lahat ng ginagawa kong trabaho sa ABS, di ba, yung ano, independent, yung ganyan. Pero, hindi ito yung una ko with GMA Films. Pero nagpapasalamat ako. You know, I feel really grateful na napasama ko sa pelikula. Kasi for one nga, ang ganda-ganda ng script na sinabi ko yung kay Direk Zig. Nagpapasalamat ako kay Direk Zig Dulay. Kasi he was the first one who invited me talaga eh. Pero hindi mo first with Direk Zig. Hindi mo first. First time ko. Pero kasi magkaibigan, tapos nakikita, tapos pareho ng ginagalawan, di ba, sa mga independent films, yung gano'n. Alam niyang malaki respeto ko sa kanya bilang filmmaker, yung gano'n. So, di ba, may mga gano'n na sana magkatrabaho tayo. So, nagpapasalamat ako na binigyan niya ako ng pagkakataon. Katulad na nasabi ko, my role is not... Support. Oo, sobrang support. Ay, so, tumutong ba naman si Miss Carl? Against the lightness. Ayun, nagpapasalamat ako na ano, nagpapasalamat ako na, yun nga, sila, sinama ko. Hindi nga ganun kalaki, di ba? It's a support role, pero... Halos lahat naman yung support role. Oo, halos lahat naman. Tsaka... Oo, exactly. Ang pinaka-lead talaga. Oo, hindi, tsaka it doesn't matter to me. I mean, ang importante sa akin, lagi ko naman sinasabi pag tumatanggap ako ng proyekto, yung script, director, yung mga makakasama ko, yung role ko. So, I'm just so happy and so grateful. Nagpapasalamat ako kay Direk Zig Dulay at saka sa GMA Public Affairs for having me and for welcoming me. Yung nga taga GMA ang mga nakakatrabaho. Parang... Nalibago ka ba? Saan ba na-invite ka rin? Sold ka naman sa amin. Oo naman. Actor naman tayo, di ba? Ganun naman ang artista, di ba? Kahit saan, pwede. Especially now, di ba? Lalo na ngayon, di ba? Oo, lalo na ngayon. I mean, everybody's collaborating, everybody's just working. Syempre, bumabawi pa tayo sa pandemya. So, kung saan may project, di ba? Kung saan meron, doon tayo. Pero kumusta yung experience? Sobrang ano, maalaga, sobrang welcoming, you know, they're very warm. Sobrang ako nagpapasalamat. Noong una lang, syempre nakakapanibago kasi hindi ko kilala masyado yung mga tao. Eh di ba, lalo na ako, when I work, syempre yung establish a relationship, parang pamilya na yan. Eh sa tinagal-tagal ko dun sa ABS, diba? Syempre parang talagang pamilya lang. Syempre when I work na with ano, tapos GMA Public Affairs, diba? So parang talagang, like, hindi, wala ako masyadong kilala, pero they're so warm, they're so welcoming, and they really took care of us. So, ang sarap. So, if ever you... Papay, ikaw, sige ko na ito para alas eh. Kasi ilang beses na ito nakatrabaho si Ronaldo Valdez. So, ano yung... Kamusta yung pangusta ka ngayon after his demise? Ayan! Actually, hindi pa ako nagpo-post. If there are any senior actors na medyo, I can say that, you know, I got kind of close with, isa si Tito Rondon. Hindi pa ako nagpo-post kasi, parang, diba? Hindi denial ka pa. Parang, kaya mo entertain. Kaya oo, parang tsaka anong sasabihin ko, yung gano'n, di ba para makapag-post lang, yung pinag-uusapan namin madalas, di ba, sa mga co-actors. Ngayon, lalo na pag senior actor, ang hirap-hirap na. Parang wala ka nang mahanap na, na sino papalit. So sabi nga, napag-usapan yun, recently lang, parang sabi namin, katulad with the likes of Tito Ron. Sino? Diba? Konti na lang nila. Actually, ngayon, sino? Ako. Diba? The passing of Tito Ron. At konti-konti na lang nila. So,
sobrang start, nakakalungkot. Kailan mo siya huling nakatrabaho? Ang tagal na, sa soap. Pero anong tawag dito? Pero alam mong, every time na nagkikita, kasi kahit wala sa trabaho, di ba? Pag nagkikita sa events, alam mong ano. So, yun, na sobrang nalulungkot lang ako. Oo, Actually, sa kita nyo, hindi na rin makakawork. Yes, ang may yung pinipa eh. Diba, Tito Ron? Si ano, si, sorry, si, yung gwapo rin, may, hindi, may Gumburza. Si Dante Rivero. Tito Dante. Di ba yan yung mga ano eh. Sino pa ngayon? Hindi yun nga, pinag-usapan namin pa. Kasi after na sa kanila, parang exit na yung mga talagang senior stars. Parang nag-elevate din kayo. Parang kayo na bang maglulola? Kayo na ba yung mag-ano? Tanggap nyo na rin yun. Ganun. Wala naman ibang pupuntahan, di ba? So wala na may papunta. Talagang magmamature. Tapos yung mga batang, di ba yung mga bata na actors who plays mother roles, like Alexandra, kung tutusin, bata pa siya, okay. Di ba, to play a mother role. Pero nagma-mother role na siya. So ano pang i-expect mo sa age ko? She's what? In her 30s? I'm in my 50s? Talagang aakyat. Di ba? Pero, I think, yung sa batch namin, marami pa eh. Marami pa ko. Yung okay, sa marami, batch. Mas maraming pang may. Oo, yung sa batch nila, Tita Gina, Tito Ron, di ba? Yun ang medyo Tito Eddie, di ba? Tito Dante. Paano na? Sa lalaki yung medyo wala. Sa babae, medyo marami pa rin. Sa lalaki ang talaga, kahit sa leading men ngayon, di ba? Nasa age of 40s, 50s, ang konti-konti, sino lang? Tonton, Ariel? Totoo. Diba? Ang konti. Ang konti. Umiidot na lang sa kanila. Ulit. Ano na lang ako, last two questions na lang kasi magpapalayas sila. Oo, okay, okay, nagpapalayas na ako. Hindi, yung five nga lang doon sila. Kasi mother ang mga ikaw, ano yung hindi, taradala mo na aral sa iyo ng mom na sinishare mo rin sa anak mo? Dito kasi, basta when you watch the film, di ba, may parang iniwan aral yung mom. Di ba? May aral na tinuturo talaga yung mom sa anak niya. Sa akin, yung buntot mo, hila mo. Whatever you do, pananagutan mo yan, responsibilidad mo yan. Oo. And then, yun, mas oo, di ba, buntot mo, hila mo. Parang pananagutan mo yan, cargo mo yan, responsibilidad mo yan, accountability mo yan. Decision mo, behavior mo, actions mo, lahat. So, yun yung sa akin. Kaya dala ng anak mo yun. Lagi ko rin sinasabi yun. Kasi parang sa akin, it encompasses everything. Di ba, yung integrity mo sa human being, yung empathy mo, yung kindness mo. Lahat yun, lahat ng actions mo, lahat ng magiging decision mo, 'di ba? Iyo 'yun. Walang, 'di ba? Walang hindi mo pwedeng i-blame sa iba, ipasa sa iba, iyo 'yun. Sa akin ba, I hope you don't mind, ha? Malamig pang Pasko. Ngayon din ang tanong ko, kumusta ang Pasko mo? Totoo ba malamig ang Pasko? Uy, malamig ang panahon pero ngayon, ha? Pero malutong ang tawa mo, ha? Oo, pero masaya ka, ha? Ba't malutong ang tawa, pero hindi sinasagot. Oo. So, hindi. Kumusta Pasko? Happy ka. Happy naman yung puso mo ngayon. Siguro, ano? Di ba sa edad kong to ngayon, I cannot depend my happiness anymore on someone. Somebody else. Diba? Besides, dapat din buo ako or whatever, or kumpleto ako kung magmamahal ako. Diba? Parang ulit. Ganun. Ulit. Okay. Kami nagdugtog ulit. Yan na. You know, we're very good friends. Okay. He's a very good person. We're very good friends. You know, we will always love each other. So yun. Yun. Oo naman. I think we're okay naman. I mean, we will always love each other. And ganun. And yun nga, we're friends. We're good friends. Pero bukas pa yung puso mo to love again. Pag may dumating. Or new love. Another love.
Oo naman. Ba't hindi, di ba? Pero habang wala, di masaya ka sa sarili mo. Lalo na after ng pandemic, di ba? Yung self-love, yung hindi mo na pwede iasa yung kaligayahan mo o yung kabuluhan mo bilang tao sa ibang tao. Nasa sa'yo, and you know, ako, personally, I can't complain. God has been, you know, blessing me so much. Tapos tayo, di ba? As tayo. Diba, yung wala na, yung magmahalan na lang tayo, magtulungan na lang, diba? We've learned so much from the pandemic. So ngayon, may partner o wala, ayan na. May partner o wala, okay lang, diba? Oh, let's be grateful for every day. Oo naman. Pero naging madali ba yung proseso ng moving on? Siyempre hindi rin, diba? Pero ngayon, moved on na. Oo. Okay, kasi the last na nag-interview tayo, parang ang tanong namin yung kasal, yes, diba? Ngayon, ay okay lang yun, part na lang po. Oo, naging masaya ka naman talaga. Panayas na tayo. Okay, thank you, bye.